Okay guys, nandito tayo ngayon sa Lake Village, no? Sinalhan, Santa Rosa, Laguna. Mayroon po tayong i-check dito, no? I-service dito na Sharp Automatic Washing Machine. Ang sabi ng customer ay ayaw daw ito mag-drain. At the same time, nagkakarga lang daw ng tubig. Pinupuno niya lang yung tubig, no? So hindi siya nagkaroon ng, hindi siya nagwa-wash. So yan. So ngayon, tunghayan po natin kung anong problema ng washing machine na ito. Silipin natin kung anong problema, no? So first step natin, ilagay muna natin siya sa spin. I-observe natin kung anong problema, no? Program muna natin siya sa spin dry para makita natin kung anong problema ng washing machine na ito. Okay? So, guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo. At marami pa kaming video na ilalabas, no, dito sa aming YouTube channel, no. So yan, ilagay natin sa spin. Tingnan natin kung anong reaction nito ng washing machine na ito para ma-identify natin kung anong problema, no. Ayan. So siya, antayin lang natin, no. Ayan. So yun, wala tayong narinig na humahatak doon sa baba. Ayan, kung mapansin nyo, guys, umiikot lang yung pinaka-pulsator niya. Pero yung drums, wala, no? So, hindi sumasabay yung pinaka-pulsator, no? Pinaka-drum, no? So, ang pulsator lang yung maliit. So, ibig sabihin yan, hindi humihila yung drain motor natin pag gano'n, na umiikot yung pulsator during spin, no? So, yun po ang tunghayan natin ngayon kung bakit hindi umiikot yung drain motor, hindi umiikot yung drum during spin. Ayan, so titingnan natin yung likod nito. So ang history nito, sabi ng ano, pinagawa daw nila ito sa ibang technician pero hindi daw nagawa, no? Hindi natin alam kung anong dahilan bakit hindi nagawa yung washing machine na ito. So yun ang tutunghayan natin ngayon, guys. Ayan, bubuksan natin yung likod. Ayan. So sisilipin natin, no, kung anong maging makikita natin dito. Ayan, may nakikita tayo dito. Yung wire, no? So silipin natin yung baba. Ayan, oh. Mayroon ng repair, no? So yan. Tapos dito sa taas, mayroong putol. Ayan, oh. Putol yung dalawang wire. Yung kulay white. Yan. Kulay white at saka kulay violet, no? Putol. Ayan, oh. Yan. So yung dalawang wire na yan ay connected yan doon sa drain motor. So ngayon, isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi siya nag-drain, no? Putol siya. So ito dito, dinugtong na nila. Mayroon ng diugtungan dyan. Pero dito sa taas, mayroong putol, no? So hindi natin alam kung sinadya na putulin or kinagat ito ng daga. Ayan, no? Putol. So subukan muna natin dugtungin yan, yung dalawang wire na yan, para ma-identify natin kung anong problema. Pero chichikin natin, baka kasi binypass ito. Kasi may mga encounter kami na minsan binabypass, pinuputol yung mga wire. No, so chichikin din natin, baka may pagsaksak natin, sasabog tayo, no. Silipin din natin yung ilalim kung maayos naman, no. So far okay naman yung drain sa baba. So yun lang nakikita natin dito, putol at saka mayroong dinugtungan na rin dito sa bandang taas. So yan, sisilipin natin. Ayan. Ayan, so far okay naman yung sa drain motor niya. So yung nakita lang natin dito, yung kanyang wire, no. Ayan. So dugtungin muna natin yan, yung mga putol na yan. So bago natin dugtungin, check din natin. Lalo na pagka galing tayo sa kumbaga galing na sa ibang technician, siyempre hindi natin alam kung ano mga ginawa dyan. So i-double check talaga natin yung mga connection. Yun po ang ano. Sa mga nagdi-DIY, pagka naka-encounter kayo ng ganun sa bahay nyo, no, buksan nyo lang yung likuran ng washing nyo. Silipin nyo, baka may mga wires lang na nakagat. Di naman kasi kayo maligaw dyan dahil may color code naman yan. Kung anong kakulay, yun lang po idudugtong nyo dyan. Yan, gamit lang kayo ng electrical. Make sure nyo lang na nakabunot yung washing machine nyo pag ginawa nyo yan. So yun ang unang first tip nyo bago kayo magtawag ng technician. Buksan nyo muna yung likod, gamit kayo ng screwdriver, slipin nyo yung mga wires kung buo pa. Kung wag buo pa, tapos wala kayong nakitang problema, saka na kayo tumawag ng technician, no? Para naman hindi masyadong magastusan, kasi siyempre medyo magastos din ang magpa-service, no? Ayan. Ayan, subukan natin dugtungin yan, yung mga wire na yan. Okay guys, sa mga hindi pa nakapag-follow sa Facebook page namin, follow kayo sa North Cherry Repair Shop or sa aming
appliance repair TV na page, no? So nag-upload din kami doon, no? Sa mga gusto naman na ma-update kayo sa mga upload namin, i-hit nyo lang yung notification bell at subscribe na rin para updated kayo sa aming mga videos na ilalabas. So yung mga videos namin, medyo hindi lang siya cleared, pero ito po ay actual, no? Actual on-site yung mga video namin. Hindi po ito gawa-gawa lamang. So ito po ay on-site, no? Na na-encounter namin every day, no? So sa mga gusto naman magpa-service sa amin, available kami within Santa Rosa, Laguna, Calamba, San Pedro, Binyan. Ayan. So Kabuyaw, yan, nakakarating kami diyan. So ito, tinapansin niyo may dinugtungan din, no? Ayan. Ayan, no? Ayan. So i-check din natin 'yan. So bakit dinugtong ito ng unang gumawa, no? So hindi ko lang natin alam bakit hindi nila nagawa. Anong problema? No, ayan. So ayan, nadugtong na natin, na nalagyan natin. Make sure lang naman pag may mga ngat-ngat diyan, lagyan niyo ng electrical tape, no? Balutan niyo ng electrical tape pag may nakita kayo sa mga nagdi-DIY diyan. Lagi dapat kayong may electrical tape, no? Balutin nyo. At so, make sure talaga nakabunot yung appliance bago nyo gagawin, no? First step nyo talaga, chichikin nyo yung mga electrical, no? Kasi kung sa ganung paraan, pwede nyo nang ma-repair yan kung electrical problem lang na may mga ngat-ngat-ngat-ngat lang ng daga yung mga wires, no? Yan. So, ang tip din namin dyan sa inyo, sa mga may mga automatic washing machine, lagyan nyo ng ano yan, naphthalene balls, no? Hulugan nyo yung sa ilalim na yan para hindi pamahayan ng mga mababait dyan, no? Ayan. So yan, nakadugtong na. So i-secured lang natin to para kahit mabasa siya, hindi siya magkaroon ng ground, no? Ilalagay lang natin yun ng electrical tape nan. So ayan, yung kasama natin ang naglalagay ng mga connection. Ayan. So ito next natin, buksan rin natin dito para makita rin natin kung anong status ng mga connection dito, no? Kasi since nagaling na ito sa ibang technician, hindi natin alam kung ano pang mga connection ang mga ginawa dito sa taas, no? So yan, buksan lang natin yan, yung dalawang screw dyan. Che-check natin, double check din natin. Ganon din kayo pag nag-DIY kayo, buksan nyo rin yan, no? Ayan, iangat nyo lang naman yan. Dalawang screw lang yan, din iangat nyo. Para makita nyo rin, kasi minsan nandyan din yung ngat-ngat ng kaibigan natin, no? So mga kaibigan kasi namin yan, no? Ayan. Okay, so yan, tingnan na medyo minsan makunat lang yan, pero lakasan nyo lang yung pag-angat, hindi naman yan basta-basta mabasag kasi ano yan, yung mga matigas na plastic, no? Ayan, ayan, isisilipin natin, ayun. So dito may nakikita tayo, yung mga wire dito, ayan, oh, pinagdudugtong na, ayan. Then itong sa may door switch nya, parang may hininang na, ayan, may hinihinang na dyan. Ayan, oh, parang hinihinang. So, chichikin natin yung door switch kung buo pa ba yung mga door switch nito. So, ang pag-check naman sa door switch, continuity lang. Lagay nyo lang yung tester nyo sa continuity. Then, i-check nyo kung may buzzer, no? Ayan. So, ayan, oh, yung door switch na yan. Ayan, yan to. Nilagyan na rin nila ng kalang yung pinaka-door switch, no? Ayan. So, yun. Ito may kagat, yan. So, chichikin, talian natin yan. Yung mga possible na may mga, ano dyan, may mga... Tama. So ito, double check din natin kung anong mga connection ang ginawa dito. Ayan, para sigurado tayo bago natin isaksak, no? Ayan. 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 So yun, sa mga nagtatanong din ng mga services namin, no? So hindi lang rep ang ginagawa, hindi lang washing ginagawa namin. Gumagawa rin kami ng mga refrigerator, aircon, mga microwave oven, yan, mga ginagawa namin, yung mga... Sas, ayan, tatichikin muna natin to. Ayan, so dapat, mayroong continuity yan. Mayroong buzzer tayong narinig, no? So, ganun doon ditong isa, itong door switch na ito. Sa kabila. Dalawa kasi yung door switch ng washing na ito, no? Ito, nandito sa gilid yung isa. Ayan, no? Ayan, so dapat may continuity yan, no? Pag nawala ang continuity niyan, ibig sabihin may sira. So, yun po ang sa pag-check nitong automatic washing, ayan. Tingnan natin kung may continuity. Ayun, so good pa ito. So, ibig sabihin, walang problema, no? Ayan. Okay, yan. So, ayun. Okay. So, yun po ang pag-check. Ayan, testingin natin. Lagay natin siya sa spin. Ayan, ipoprogram natin. Ayan, so, lagay natin siya sa spin. Tingnan natin kung okay na, kung hahatak na ba yung drain motor, no? Ayan, so, ipoforward natin sa spin.
Ayan. Okay. So walang reaction. Ayan. Ayun. So nagkaroon siya ng E2 error. Ayan, no? Nag-E2. So nagkaroon siya ng error. So ibig sabihin may problema, no? So nagkaroon siya ng E2. Ayan, no? Nagpa-plus sa ano yung E2. So ngayon, yun ang i-double check natin, no? Bakit nagkaroon siya ng E2? Sa tingin ko, itong naging problema kung bakit hindi nagawa ng naunang technician, kasi nung ni-repair nila, after madugtong yung mga wire, nagkaroon ng E2 error, no? Ayan. So, yun po ang gagawin natin. Ito, troubleshoot natin ngayon. Ayan. So, ang nakita namin dito, ayan, oh, ayan, gumana na. So, hindi lang namin na ano. Yung kanyang door switch kasi, hininang nila. Ayan. Ayan, oh. Ayan. So, nagkaroon siya ng E2. Iikot siya konti, tapos ihinto, no? So, ang naging problema, ayan, itong door switch na ito, no? Ang naging problema dyan, ayan, nagkaroon pa rin siya ng E2. Ikot lang siya ng konti pero nag-e-error siya. Nagkaroon ng ito. So nakita namin naging problema ito. Yan o, yan. Yung door switch na yan, hininang nila pero tinali lang pala. May hinang yung kabila pero tinali lang yung wire. Ayan o. Tinali lang. Hindi nila hininang ng maayos. Although may hinang pero nakatali lang. Hindi siya nakalapat ng maayos. No? So parang lost connection. Ayan. Kaya nagkaroon siya ng error. So yun po ang kailangan natin hinangin. Ayan o, yan, may hinang siya pero nakatali lang yung wire. So maaring yung gumawa dito, nilagay na nila yan, tapos hindi lang nila hininang, parang tinali lang. So magkakaroon talaga ng error yan pag nagkaroon ng lost connection. So yan na susuldahin natin, no? Kasi ang ito error naman ay door switch yung tinuturo niyan. Ayan. So hihinangan lang natin yung kanilang ano, ayan. So ito na, nahinang na natin, no? So titestingin natin. Ayan. Tingnan na natin kung ayos na ba. Ayan. Spin. Okay, start. Ayan. So 9. So tingnan natin kung iikot na siya, no? Kung hindi na siya magkaroon ng error, no? So yun po. So ganun po ang pag-troubleshoot talaga ng mga washing. Ayan, nag-drain na siya. Ayan po, no? So yan. Ayan, umikot na. Ayan, no? So, nag-spin na siya. Ayan. So, nagkaroon siya ng E2 error dahil nagkaroon sila ng lost connection doon sa door switch. Hindi maayos yung pagkadugtong, no? So, yun ang possible siguro kung bakit hindi nagawa nung unang gumawa. And baka hindi nila na-identify kung anong naging problema, no? Kasi dinugtong lang nila yung mga dapat dinugtong. Kaso, hindi naman gumana. Nagkaroon naman ng error dahil hindi naayos yung pagkadugtong. Ayan. So, yun. Maayos na, so ilalagay din natin siya sa wash, no? Ayan. Tingnan natin kung magwawas na rin, no? Kasi ang complaint naman nito na nung nakaraan daw, kumakarga naman siya ng tubig pero napupuno lang diretso. Ayan, no? Kumakarga naman siya. So tingnan natin kung nag-stop siya, no? Okay. Ayan. So sa mga automatic washing talaga, kailangan dito yung medyo matyaga talaga yung pag-troubleshoot. Kasi minsan pag minamadali natin, talagang sumasablay, no? Kaya kailangan talaga isa-isahin natin yung mga parts na dapat i-check, no? Kahit alam naman natin kung anong naging problema, no? Pag sinabing ito, sa error code naman ng sharp is door switch. Yan. So, yun po ang kailangan natin tingnan, no? So, kasi sa mga automatic washing naman, medyo hindi naman siya ganun kahirap i-troubleshoot. Kasi konti lang naman yung mga parts nito. Hindi naman siya ganun kadami, no? Ilan lang yung parts nito. Ayan. So, ayan. So, yun. Okay. So, yan. Nag-wash na rin. So, maayos na yung washing nito. No? So, yun lang pala ang naging problema. Yung may putol sila doon sa baba na wire. Iwan ko kung nakita nila or baka hindi nila nakita. Nandoon sa bandang gilid, no? May wire na naputol doon. Yan. Tapos, naglulos yung connection ng door switch na kanilang dinugtong, no? So malamang kinagat din ng mabait yon, kaya dinugtong nila, no? So yun po ang kung bakit nagkaroon siya ng error. Kasi dyan sa door switch na yan, ayan, mapansin nyo, nag-wash na po. Ayan, no? So nag-stuck naman yung tubig. So maayos na po yung problema. So naging problema niya ay yung door switch at saka yung mga kagat ng daga. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Thank you. God bless.